Ang dami pa rin talagang hindi nakakalam na kumakanta ba. So, nakatuwa kasi Showtime gave me a new platform din. Derek, what's your character name and what can we expect from you in this movie? So, sino talaga ako? I think I'm Ryan. Medyo nakakalito kasi almost same yung name namin. Siguro ang masasabi, first of all, I would like to thank everyone na pumunta rito. I know it's traffic and yung iba sa atin coding pa, like me, na nahuli pa ako. Anyways, thank you all for coming again. And siguro ang masasabi ko lang, there are a lot of Berkada films who came out na, and siguro ang difference ng GLU sa lahat ng yun is we're really friends, and we're not just friends, we're really close. So most of our lines here, parang hindi na namin sinusunod, ad-libs na lang, ganun. Kasi yun talaga yung, ganun talaga pag-barkada eh. And siguro this film also reflects on how Gen Zs are and their experiences. So yun po, yun yung mga abangan nyo dito sa film. Ang daming conflicts, may major plot twist sa dulo, so yun po yung abangan nyo. Gaano kayo ka-excited when you learned that you're going to do this project in 2019? Let's start with Derek. Super excited po talaga kami, especially when I found out that I'm gonna be working with my friends. Masaya kasi this is something new. Masaya rin na minsan lumalabas talaga yung totoong kakulitan namin na wala. Lumalabas talaga yung personality namin kasi sometimes when you're doing a film or a character, kailangan may susundan kang character eh. Pero dito, somehow lumalabas yung totoong kami and nagkakaroon talaga ng yun nga, ng chemistry sa amin. So, super excited and of course, lahat kami bench models. So, parang yun din talaga yung parang, ano mo yun, may parang competition, sino pinakabatak, mga ganyan. So, may mga ganun kaming healthy competition na feeling ko nagtadrive naman sa amin to do our best. Oh, pero may nagtatanong na, singit ko lang, bakit ka lang nahuli and may window hour eh, dumaan ka Makati? Ha? Dumaan ka. So, ano nahuli kanina sa ano? Ah, ngayon? Coding. Oo, may 5 p.m. Sa dumaan ka na Makati? Opo, dumaan ka na Makati. Yan. Kasi syempre, alam naman natin na ang Showtime ay nasa GMA. So, would you be able to promote your film? Lalo na Enzo is with ABS din kayo lahat nasa GMA. So, meron bang chance na magsama-sama kayo to promote your movie? Actually, you know what? I don't think they're that strict in promoting Kapuso shows sa Showtime. Kasi I guested there once and I promoted my shows. And Miss Vice reminded me to, oh, promote your All Out Sundays. So I think it's okay, di ba? Kasi yun na nga, ito na nga, wala na tayong mga network wars ngayon eh. United na tayo. So sana wala, sana pwede na, di ba? Tsaka, ayun nga, sabi ni ALV, this is for the movie industry naman eh, and lahat naman makikinabang lahat ng artista. So, hopefully, sana wala na. Derek, may phone-in question lang dito. Ano daw feeling mo na nag-trend ka nung nag-guest ka sa Showtime? Gulat nga ako, nag-trend ako, hindi ko alam. Pero, masasabi ko lang is, ang dami pa rin talagang hindi nakakalam na kumakanta ba. So, nakatuwa kasi Showtime gave me a new platform din. And iba rin talaga yung viewers nila. Yung iba, first time lang ako makita, ganun. Mga solid kapamilya talaga. So parang nakakatuwa kasi nakakapag-guest na kami doon and napapakita na namin yung kakulitan namin. And they're very welcoming. Para silang, para kaming magkakilala ng matatagal na. Well, sila ko yung vong nakabasketball ko. Pero like the others, parang ano talaga, parang family. Yun. Sample. No, ano, basketball? Huwag na. Wala ang boses. Uy! Ayun pa, boss.